Oke, lo mga bro, we wantin. So, natin dito. Ayaw daw umandar. Okay, so check natin kung bakit ayaw umandar. Okay, so una, check natin yung kuryente. Okay, tanggalin natin yung spark plug cap. Ngayon, katapat natin dito yung high tension wire. Tatadyakan natin. Ayan, okay. Nawawala yung kuryente. Siya mag siya magdiretso. Okay. Okay, pag ganitong wave 110, bagong modelo, so yung kuryente nawawala. So pag kuryenteng hahanapin natin, una-una natin i-check itong ignition switch. So puputulin natin itong socket na papunta sa ignition switch. Ngayon, i-direct natin ito. Lalagyan natin kahit na alambre lang. Itatap tayo dito. Okay, yung galing sa harness wire na pupunta dito sa ignition switch. So, i-direct natin. Kukuntak natin yung dalawa. Okay? Okay, kumuha tayo ng wire. Nagputol tayo ng wire. Tapos, lalagyan natin ito dito. Yan. Okay. Sasaksak natin dito sa sakit na galing sa harness wire. Ayan. Ngayon, titesting natin ulit. Ayan. Okay. So, unang tadyak mayroon. Pangalawa, pangatlong tadyak, wala na. Okay. Ito yung CDI. Sunod naman natin i-check itong sakit na CDI. So, tingnan natin yung supply dito para mas mabilis. Tanggalin natin yung CDI. Ayan. Tapos titingnan natin yung kulay red kung mayroong power supply. So, i-on natin yung ignition switch. Dahil may battery siya, o, pwede natin tingnan yan dito. Ayun. Okay. Ayan, okay. So, pagka ganitong wave 110, yun na bagong modelo, so ang kaparehas nito ay wave 125. Sabi ng iba, battery drive daw. So, kahit walang battery yan, under yan, basta walang diferensya yung rectifier. Okay? So, kung walang battery, para testingin natin to kung may supply, so, kailangan natin tadyakan. Kaya lang, meron siyang battery, kaya hindi natin magtatadyak. So, tester na lang natin. Yan. Okay. Ground, tsaka yung supply, kulay red, tsaka yung kulay black. Okay. Mayroon naman siyang supply. Okay. Okay. Ngayon, babalik natin yung CDI. Balik natin ulit yung CDI. Okay, kuha tayo ng special tools na screw, spoke. Okay. Ngayon, sinalpak natin yung CDI. So, para malaman natin kung ba't nawawala yung kuryente, tutusukin natin yung galing sa CDI papunta sa ignition coil. Yan. So, tutusukin lang natin to para malaman natin kung mayroong lumalabas na kuryente. So, hawakan lang natin. Hindi naman ganun malakas ang kuryente niyan. Basta dahan-dahan lang yung tadyak. So, kailangan hawak kayo sa ground. Yun. Okay. So, yan. Okay, nawawala. Okay, sa unang tadyak, mayroong kuryente. So, sumunod, pangalawa, pangatlo, wala ang kuryente. So, ibig sabihin, ang diferensya talaga ay CDI. Okay?
Okay. Ibig sabihin, so diyan talaga yung sira. So, mayroong supply, papasok kumpleto lahat. So, kaya lang dun sa palabas, papunta sa ignition coil, wala nang kuryente. So, sa unang tadyak, mayroon. Pangalawa, pangatlo, wala na. At saka, nag-iinit yung CDI. Okay? Ibig sabihin, CDI ang sira. Okay? Okay. So, ito yun. Wave 110CX. So, pero yung old model na Wave 100, so iba yun. Dahil AC, CDI. So, ito, parehas to ng XRM 125 DC, CDI. Okay? Okay, mga bro. So, walang mabiling CDI ng Wave 110. Ano to? Wave 110CX. So, yung Wave 110 na bagong modelo. So, walang mabiling CDI. Gagawin natin dito, kukonvert na lang natin sa CDI ng XRM 125. Okay? So, ito na yun, yung XRM 125. Yan. Yan. So, tatanggalin lang natin yung socket dati ng para dito. Uhugutin lang natin yung apat na wire. So, supply, ground, pulser, tsaka yung papunta doon sa ignition coil. So, tatanggalin lang natin itong mga socket. Ayan. Okay, tanggalin lang natin itong mga socket na to. Ito, kasi nabunot ko na ito dati. Ayan. Oops, nag-lock na. Okay, tanggal na natin. So, ito na yung apat na wire. So, ngayon, kailangan kabisado nyo yung supply dito sa XRM 125 kung paano yung ano dito, yung pagkalagay ng mga connection. Okay, una, salpak natin yung itong supply. Okay, salpak ko. So, mahirap kasi dahil maiksi yung wire. Eh, kaya, so, message na lang yun sa akin. Kung gusto nyo malaman. Okay. Supply, tapos ang taas nung supply ay pulser. Okay, ito. Palagyan natin yun sa pulser. Maiksi yung wire. Eh. Hirap, hirap videohan. Pulser. Ang katabi naman ng supply, ang supply ay kulay red. So, katabi ng supply ay ground. So, sa taas ng ground ay yung papunta sa ignition coil. Ayan. Okay, naikabit na natin. Yun. Okay. Naikabit na natin. So, ingatan lang natin na magkadikit. Baka magkaroon ng ground. So, ngayon, check na natin. Check na natin dito sa saan natin ignition switch. Dahil wala naman problema pala sa ignition switch. So, doon lang. Sige ang problema. O, ito. Check na natin dito sa high tension wire. Yan. Okay. Yun. So, kitang-kita nyo. Sobrang lakas. Yan. So, kanina kahit nakadikit, tadyak tayo ng tadyak. Walang kuryente. Isang piraso lang lumabas. Kasunod nun, wala na. So, ito. Yan. Okay. Okay, ganun lang. So, kabit natin yung spark plug. So, testingan natin kung under. Kaya lang, maingay lang to dahil tinanggal natin yung tambutso. Dahil pati tambutso papalitan ng bagong ayos. Bagong hinang. Okay, salpak natin. Yan. Kulang pa sa higpit yung spark plug. Kailangan sigurado yung higpit. Yan. Okay. So, salpak natin ito. Okay. Testing natin. Okay na. Ayos.
okay na. Kanina ayaw talaga umandar eh. Ngayon, ayos na. Okay? Thank you.